One, two, three. Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Kamusta po kayo sa ating third episode? Tuturo po natin kung bakit po ang ating mga halaman ay nagkakaroon ng dry, ang umulubot ang kanilang mga dahon, maging ang kanilang mga bunga ay hindi nagiging maayos. Dahil nakita nyo naman bilang ating ginagawa ay nasa paso lamang, so limitado po ang kanyang nakukuhang nutrients sa kanya pong paligid. Nakikita niyo, isa pa po na kaagaw niya ay yung mga dahon o yung mga damong ligaw na kung saan umaagaw pa ng kanyang mga nutrients. So ating ituturo ngayon kung paano ang paggawa ng calcium carbonate para sa ating mga halaman. Ang ating mga kailangan, balat ng itlog, suka, mas maganda yung natural. Pero pwede rin naman yung binibili natin sa tindahan. So at least mga 3% ang kanyang acid. Almeres o yung digdikan. Kung wala na, kung meron naman kayo ay blender, empty jar, at ang ating sprayer. Siyempre, kailangan din natin ang ating lituan para ma-fry yung ating na diktik na itlog. Ating hugasan ang mga itlog para maiwasan magkaroon ng bacteria or salmonella. Hugasan po natin mabuti. Para mas madaling madurog. 3 hours later. Pagkatapos nating patuyuin ng mga 3 oras o 5 oras sa araw, ang ating eggshell ay ililipat na natin sa malinis na lalagyan upang ito ay durugin. Ilagay natin sa ating blender. Wala kayong blender, pwede naman doon sa ating digdikan o almeres. Paalala na pag tayo ay gumagamit na ng blender, galingin po natin magsuot ng face mask kapagkat masama po sa ating katawan yung binibigay na usok na ito. Pagkatapos nating mapulverize ang ating balat ng itlog, yun po siya. Yung pino, alam nyo po, may mga nagtatry na sabi daw po ang balat daw po ng itlog pag nilagay lang po niya doon sa halaman na kanyang tinaniman. Alam nyo po, hindi agad-agad yun nadidecompose. Kaya, hindi po nagiging epektibo po yung mga ganong bagay na kahit durugin po natin at ilagay natin doon sa halaman, hindi po nakakuha ng tamang carbon yung ating po mga halaman. So, kailangan tulungan natin ma-decompose ang ating pong eggshell. Ating ilagay lang sa katamtamang apoy.
Tapos ating halo-haloin na ating pinulverize na eggshell hanggang sa ito ay magkaroon maging golden brown. Estimated time siguro mga 15 to 20 minutes. At pakikita natin na habang siya ay nag-golden brown, so may mga nakita po tayo na mga hindi masyado ding naduro. So bago natin ilipat dito sa empty jar, ay siguraduhin po natin na masasala po natin to para hindi po bumara sa ating pong gagamiting sprayer. Yan, golden brown na po siya. Alam nyo po, napakatipid ng ating ginagawa na to, calcium na carbonate para sa ating mga halaman. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa ating mga agriculture boutique o yung sa mga bilihan ng mga pataba. Dito lang sa ating kusina ay makakagawa na tayo ng organic fertilizer. Alam nyo po, ito po ay hindi kayo mangangamba kung sobra o kulang ang inyong nailagay dahil napaka-friendly po sa ating pong mga tanim na halaman. So, hindi lamang po sili, pwede rin siya sa talong, pwede rin din siya sa kamatis, mga fruit bearings na mga halaman. So, napaka-effective po nito. Ayan po, golden brown na. Ililipat na natin siya sa ating empty jar. By the way, ang eggshell na yan ay estimated ng mga 2 trays. Okay, yung mga natira nating medyo mga bubuo pero atin na pong na-fried, pwede natin itong ihalo sa ating pong mga lupa. Dahil ito, mas mabilis na itong ma-decompose at makakatulong to dahil sa tayo po ay nasa pasulang nagtatanim. Ang ating pong halaman ay para mas madaling ma-absorb. So, para makaiwas po ng pag-stagnant ng tubig sa ating pong mga halaman. Pagkatapos, ito na po yung ating na-grind na, at na-fried na pulverized egg shell. Ayan na po siya. Tapos, kung meron po tayong natural na vinegar, mura lang man po ito, 20 pesos lang yata ito. So, ating pong ilagay itong 1.5 sa ating pong mga estimated ay 2 trays po ng itlog. So, ating pong ilagay. So, makikita nyo po kung ano po yung magiging reaction niya. So, huwag natin muna siyang tatakpan ng mga few days. Lagyan lang po natin ng tela para hindi pasukin ng hanep. At magagamit natin ng solution na to 20 to 30 days. So, pagka ilalagay nyo po ito dito sa ating spray, ito po siguro mga kalating kutsara lang muna ilagay natin, tapos ispray natin. Siguro 2 to 3 times a week. Tapos, mas effective po siya ng umaga ng mga 5 o'clock or 6 o'clock hanggang 7 o'clock. Tapos, pwede rin po siya sa hapon. So, ang ating pong mga halaman kasi bukas na kanilang mga estomata. So, very effective po yan para sa ating pong mga halaman. So, yun po. Makikita po natin ang ating calcium solution na organic. Several days later. Tulad sa ating pag-apply, tinatapat ko po ng bandang hapon na. So,
So at least nung overnight na yun ay na-absorb niya yung ating organic calcium na ating ginawa. So ito po ang ating sprayer, nilagyan ko po ng kaparanggot lang na kutsarita na ating pong ginawa doon sa ating calcium carbonate. So makikita niyo po yung diferensya ng ating kasi po nung ating ito ay bago i-vlog, gumawa na po tayo ng advanced na solution na yon. So ito na po yung itsura niya. So ito rin po, nilagyan natin siya ng na burn na o na fried na eggshell. So tapos atin din siyang ini-sprayan tuwing at least 2 to 3 times a week. Ay nakita niyo na po ang difference niya from medyo hindi masyadong green up to ito na po siya. Guy, nakita nyo po kung paano naging kapakipakinabang ang patapon ng bagay mula sa ating kusina ay naging kapakipakinabang pa para po sa ating po mga halaman. So higit sa lahat, nakakatulong pa po tayo sa ating Mother Earth, sa ating environment na kung saan ay mahigit o mahigpit na ipinagbabawal na po ang RA, katulad po ng RA 9003, na tayo po ay magkaroon ng segregation sa ating po mga bahay-bahay. Dito po sa aming bayan ay sinesegregate na po ang aming po mga basura. So yung mga nabubulok at mga di nabubulok ay pinaghihiwalay na po yan. At ang mga nabubulok, ito po pinakikinabangan po namin. So akin po mga kabarangay, akin po kayong ini-encourage na tayo ay patuloy na magkaroon ng urban gardening sa ating po mga tahanan. At doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. At ito po ang aking mga shoutout. At para naman sa ating mga shoutout po mula sa Good Shepherd Montessori School of Marilao, ang sa pangunguna ng kanilang principal, si Madam Jolina Aquino Perez, ang kanilang mga guro, Ma'am Jennifer Bermejo, Ma'am Rubilin Pecanya, Sir Reynaldo Martin, shoutout po sa inyong lahat. At mula naman sa bayan ng Marilao, ang kanilang konsihal Debbie Spirito Reyes, shoutout po sa inyo. Isa po yan sa sumusuporta sa ating urban gardening. Shoutout din po kay Sir Marlon Francisco Reyes, Ma'am Apple Polache, shoutout din po kay Architect Bong Pacheco, and Ma'am Marisa Daed Pacheco. Shoutout po sa inyo. At sa ating pong mga mami, nanay, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Especially po sa ating pong nanay na si Juliana Angeles Cabral, at ang aking may bahay, Maria Jacobe Cabral. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Para sa ating next shoutout, please comment down below. Muli, please like and share. Subscribe para ma-notify kayo sa upcoming video natin. Sa Diyos ang papuri. See you next episode.